Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal, ating itaas sa Panginoong Diyos at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating hinihiling sa Kanya. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak ni Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ang nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mababahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael."
Kinaumagahan, ang mag-ina'y pinaghanda si Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at magpagala-gala siya sa ilang ng Beer Sheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng parang at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas." Dukhang sa Diyos tumatawag, sa kanya'y nililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y nililigtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa puon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang ang puon ay susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon'y aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay ay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Magulang natin Diyos ama, anak ng salita niya, tayong mga ninuna. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga gadenero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo
tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Welcome po sa inyong lahat dito po sa National Shrine of St. Padre Pio. Alam ko, marami tayo ngayong ipinapanalangin sa Panginoong Diyos, ipinagpapasalamat, nawa lahat ng inyong mga intensyon na idinadaing sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, nawa ay kanyang pakinggan. Ating pagnilayan ang mabuting balita na ating napakinggan. Kung inyong napansin, ang lugar na Gadanero, kung saan si Jesus ay pumunta, ito'y isang lupain na kung saan malapit sa baybayin ng lawa, ito'y halos ang nakatira ay mga hintil, sabihin, hindi mga Hudiyo, dahil ang kanilang alaga ay mga baboy, yun ang kanilang pinagkakakitaan, ang hanap buhay nila ay mag-alaga ng mga hayop, lalong higit ng baboy. Ngayon, si Jesus ay pumunta sa lugar at may dalawang lalaki sa mahabang panahon na nakatira na sa may sementeryo at kinatatakutan na ng mga tao dahil sila'y sinasapian ng masamang espiritu, sinasapian ng demonyo. At nung si Jesus ay parating sa lugar, nakita ng dalawang taong ito na sinasapian. Ang sabi ng mga demonyo sa kanya ay, kung kami inyong namanhik ang mga demonyo, isipin niyo ito ha, ang demonyo ay nagmakaawa kay Jesus na kung kami iyong hindi pa panahon, bagamat hindi pa namin panahon para kami inyong palayasin, kami sa mga baboy na lamang, doon mo na lamang kami papuntahin. Natatakot ang mga demonyo kay Jesus. Pero ang mga baboy na yon ay napakadami. Sa ibang account, yun ay 2,000 baboy. Isipin nyo ha, sa dalawang tao, may nakatirang halos 2,000 demonyo. Kaya sila'y lumipat sa mga baboy, namanhik, nagmakaawa kay Jesus. Tingnan ninyo, kahit demonyo, pag nagmakaawa kay Jesus, pinakikinggan, Pinakinggan ni Jesus, nagmakaawa, lumipat sa mga baboy. At yung lahat, ang mga baboy, habi nga sa ibang account, ay halos 2,000, sila'y nalunod sapagkat dumiretso sa lawa. Una nating pagninilay, mga minamahal na mga kapatid. Una, kahit demonyo, pag nagmakaawa kay Jesus, pinakikinggan. Minsan tayo, ang mga tao, pagka itinuturing nating kriminal, masamang tao, minsan ituring natin na, sabi nga, yung masamang tao, pag nahingi ng tawad sa atin, dahil may mga nagawang masama sa atin, minsan ang hirap nating magpatawad sa kanila. Dahil alam mo, napakasama ng kanilang ginawa. Kaya, tingnan si Jesus, kahit demonyo, nung lumapit sa kanya, nagmakaawang huwag silang patayin, at ilipat, sila'y ilipat na lang sa mga baboy, pinakinggan ni Jesus, humayo kayo, pinakinggan. Kaya dapat din tayo, pag may mga taong may malubhang nagawa sa ating masama, pwedeng at nagmakaawa sa atin, patawadin natin. Dahil si Jesus man ay pinakikinggan niya ang daing kahit ng demonyo. Pinakikinggan niya. Kaya tayo din mga tao,
Dapat tayo, pag may lumapit sa atin, nahingi ng tawad sa matinding nagawa sa atin. Kung ang turing natin man sa kanya'y demonyo, sa tindi ng kanyang ginawa, patawadin natin. No? Sapagkat yan din ang magpapalaya sa atin. Padalawa na ating pwedeng makita sa mabuting balita ay yung reaksyon ng mga tao, ng community. Pagkatapos na si Jesus ay mapalayas ang dalawang demonyo at mapagaling ang dalawa, ang reaksyon ng mga tao ay umalis, paalisin si Jesus. Ano? Pagkakita kay Jesus, ipinamanhik nilang say umalis na sa kanilang lupain. No, isipin nyo yun, ha? Si Jesus ay gumawa ng kabutihan sa lugar, pero ang reaksyon ng tao, siya'y palayasin, paalisin sa lugar. Huwag kang titigil sa amin. Bakit? Dahil siguro sa nangyari, lahat ng kanilang alagang baboy ay namatay. No? Namatay. Nawala ang kanilang hanap buhay. Pinagkakakitaan. No? Siguro ang hindi malalim ang kanilang espiritualidad, kaya gano'n na lamang. Padalo natin pwedeng makita, marahil ang mga tao, kaya napakaraming demonyo sa lugar, ay namumuhay sa kasalanan. May mga kasalanang silang kinaadikan, ayaw nilang iwanan. Kaya ang demonyo ay napakadami sa lugar. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano? Minsan, ganyan ang tao, ano? Ayaw umalis sa kasalanan sapagkat siya'y addict na doon sa kasalanang iyon. At kahit si Jesus ay ayaw niyang patirahin sa kanyang sarili sapagkat ayaw nga niyang umalis sa kasalanan. Gusto niya ay manahan, ay demonyo sa kanya. Maraming taong ganyan, ano? Kaya mga minamahal, ano, ang mabuting balitang ito isang palaala sa atin, ano? Tayo ba'y may mga kasalanang mahirap iwan-iwanan? Ano? Mahirap maiwanan? Kasalanang tayo adik na, at mas pinipili pa natin ang demonyo kaysa kay Jesus sapagkat mas pinipili pa natin ang gumawa ng kasalanan. Ano? Kaya yan po ang ating ngayong hilingin sa Panginoong Diyos na sana tanggapin natin si Jesus at tayo makalaya sa kasalanang tayo'y hirap na hirap iwanan. At yan ang inyong hilingin kay Padre Pio. Ano? Maraming lumalapit kay Padre Pio nung panang kanyang kapanahunan sa kumpisal. Alam niya, nadidetect niya ang taong ayaw magsisi, ayaw magbago. Kaya muli, yan ang ating ipanalangin kay Padre Pio. Nawa, palayain niya tayo nang tayo maka-experience ng tunay na kaligayahan sa Panginoon. Yung kaligayahang alam mong maligaya ka dahil wala kang kasalanang, sabi nga, kinaaadikan at walang demonyong nananahan sa iyo na nagpapahirap sa buhay mo. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapi ang alay na ito, mga biyayang namula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkapinibig magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong aming ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, sa pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inyong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa na kadakila. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa
at ni Gilbert na aming obispo at ng lahat ng kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iyariya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigay ang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Patris, Jesu pons vite, pons vite aque. Cibus et potus nostre, cibus et potus nostre, in itinere, in itinere, ad domus Dei. Nulla sa lupa, sumibulkang masigla, Diyos kang nirakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng lukha. Yesu panis vitae donum patris, pons vitae aque. Cibus et potus nostre, cibus et potus nostre, in itinere, in itinere, ad domus Dei. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Jesu panis vitae donum patris, Jesu pons vitae pons vitae aque. Potus noste, cibus et potus noste, in itinere, ad domus Dei. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol China, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan,
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay na at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at minor repair ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong matulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay higpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang CLAGO, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigis sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang lahat na inyong kalat, iwanan kalat sa mga upuan. Tayo po ay may basurahan sa likod at gilid na ating simbahan. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi na layunin pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapila na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal, at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong nakikitang pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdantaong pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwanang pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Kung ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at